Business as usual naman sa sikat na night market sa Baguio City kahit umuulan na ang ngayong gabi dahil sa Bagyong Betty. At live mula sa Baguio na sa frontline na balitang yan si Elaine Pulgencio. Elaine, kamusta kayo riyan? Ramdam na ang malakas na hangin at pag-ulan dito sa Baguio City. Nakataas pa rin sa red alert status ang Cordillera Region dahil sa Bagyong Betty. Ramdam ang malakas na hangin sa mga puno sa Baguio City ngayong gabi. Malakas na rin ang ulan sa lungsod, hindi tulad kaninang umaga na panakanaka lamang. Sa kabila nito, tila may mga residente na balak pa rin makipagsapalaran. Sa Harrison Road, may mga nag-set up pa rin ng kanilang mga pwesto dito para sa night market. Wala naman daw kasing abiso ang LGU ng Baguio City na suspendido ang night market. Sayang kasi yung kikitain nila. Bayad na raw kasi yung renta nila rito para sa buong linggo. Narito ang pahayag ng isa sa mga negosyante sa night market. Sa palaro pa rin, kahit walang benta, bumili, basta importante mag-set up. Sa ngayon ay wala pang sumasagot sa News 5 mula sa city government tungkol nga dito sa operasyon ng night market. Samantala, kaninang hapon naman ay nagtungo tayo sa trading post sa La Trinidad Benguet kung saan tuloy-tuloy yung pagdating ng mga gulay mula Cordillera Region. Sinamantala kasi nila yung pag-ani ano, bago manalasa ang Bagyong Betty. Narito ang kanilang pahayag. Tapos kami ng maaga-aga habang hindi pa basa yung mga gulay natin, example patatas, at least iwas sa ano bulok. Bok, ayon naman sa Office of Civil Defense Cordillera, passable pa po ang lahat ng daan except Cannon Road. Nananatiling sarado po yan sa lahat ng motorista maliban sa mga residente roon. Bok, sa ngayon, ano, patuloy pa rin yung pag-ulan dito at mas lalong lumalakas yung hangin na nararamdaman natin ngayon dito sa Baguio City. Kaya nag-abiso na rin ng Baguio City LGU na suspendido na po ang klase sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan mula preschool hanggang elementary po bukas dito sa Baguio City. Nag-abiso na rin po ang La Trinidad Benguet, suspendido na po bukas ang klase mula preschool hanggang elementary. Bok? Well, Elaine, suspendido ang klase pero obviously sa likod mo hindi suspendido ang night market. mukhang may nagbibenta pa dyan. Oo, kanina nag-ikot-ikot tayo dyan, no? Grabe. Oo, tapos Bok, kapansin-pansin kahit ganito kalakas yung ulan at hangin, tignan mo naman, may mga bumibisita pa rin talaga na namimili at nag-uukay dito, Bok. Pero there's no restriction against them. I mean, there's no decision by the city council or city government para sila ay, for example, pauwi ng maaga o lagyan ng deadline, lagyan ng timeout. Mm-mm. Oo, Bok. Actually, yun yung hinihintay ng mga nagtitinda dito sa night market, yung abiso mula sa LGU. Pero ayon nga sa kanila, wala naman daw na nilabas na abiso yung LGU para suspindihin yung kanilang operasyon ngayong gabi. Nagsisimula kasi ang night market dito sa Harrison Road, Bok, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12. Minsan nag-e-extend yan hanggang alauna ng madaling araw. Pero ayon sa kanila, mamaya kapag sobrang lakas na daw, baka mapaaga na yung kanilang pagsasara, Bok. Okay, sige. Ang strawberry jam natin, ha? O sige, maraming salamat, Elaine Pulgencio. Mga kapatid, at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pagtimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.